Duguan ang bibig at halos mahubaran na po. Ganyan ang sinapit ng isang lalaking pasahero sa Amerika na brutal na kinalagkad palabas po ng eroplano dahil sa overbooked umanong flight. At ngayon pong marami siyempre ang babiyahe dahil po sa Semana Santa, yan ang ating pag-uusapan. Attorney Gabby, good morning. Nako, good morning. O, siyempre ang tanong ng marami, may batas ba tayo dito sa Pilipinas para naman maprotektahan yung mga pasahero laban sa mga ganyang pagtrato? Oo, buti na lang meron tayo, ang tinatawag dito yung Air Passenger Bill of Rights. Administrative Order No. 1 ng DOT at ng DTI. Dapat sigurong basahin ng mga babiyahe ngayong summer, lalo na ngayong linggong to, para malaman po ninyo ang mga karapatan ninyo bilang pasahero at para hindi nga matulad dito, talagang super viral itong video na to. Naman, di ba? Kita mo naman, di ba? Pwede bang tumanggi yung mga pasaherong sapilit ang pinapababa ng eroplano pagka ganitong, of course, medyo brutal ang pagkakapababa eh. Dapat po nating tandaan sa lahat po ng bumabiyahe, as a general rule, once nag-check-in po kayo, bawal na kayong pababain o hindi pasakayin kung nang walang pahintulot o consent ninyo. So once meron na kayong ticket, may confirmed seat, dumating kayo sa airport or yung kung ano man yung tamang lugar at oras, at sumunod na kayo sa lahat ng required procedure for check-in, hindi na kayo dapat pwedeng pagbawalan na lumipad, much less pababain mula sa eroplano. Of course, since nasabi ko na it's a general rule, ibig sabihin po may exceptions, at ito lamang po ang mga pagkakataon na pwede kayong pigilan. Unang-una, kung may immigration issue pala, di ba? May immigration issue kayo, may safety and security, kunwari may bomb threat or whatever. Right. Merong health concerns, nabalita na kayo pala ay merong daladalang communicable disease, di ba? Or yung non-appearance at the boarding gate at the appointed boarding time, di ba? Alam nga naman hindi lumipad yung eroplano kahit na nag-ilang call or nag-final call na pa sa inyo. At yung government requisition of space. Itong government requisition of space, ibig sabihin for regulatory, safety, or security purposes, pwede itong i-request ng pamahalaan, pero kailangan susulat pa rin sila sa Civil Aeronautics Board to request for that space. Oh, hindi naman biglaan naman na ganun. Hindi biglaan, as a general rule. Oh, kaya nang kinakatakot ng lahat after seeing that video, pwede bang mangyari yan dito sa atin, do you think? Well, actually, yung nangyari kasi dito yung overbooking. At yung overbooking, mukhang recognized globally. Practice ito everywhere at pinapayagan kahit na sa ilalim po ng Bill of Rights ng mga pasahero na nabanggit natin kanina. Pero hindi po mangyayari ang nangyayari sa video na ito dito sa Pilipinas. Otherwise, malaki yung haharapin nilang demanda. So, consistent with the general rule that no passenger may be barred from boarding unless he or she consents, actually, ang mangyayari, kung magkaroon man ng kaso ng overbooking, and usually dapat 10% lang. Right. Parang yung mga catering lang sa mga wedding. Kahit na mag-confirm ang mga bisita ninyo, kahit pa paano may 10% malamang na hindi darating, di ba? Nagkasakit, nagkaroon ng emergency or whatever. So ang dapat na mangyari, maghahanap po ng airline ng mga volunteers. So bawal din yung nangyari to, na actually sila yung pumili. Sabi, since walang magvo-volunteer, kaming pipili kung sino, ikaw, di ba? Parang ganyan na nangyari. So hindi nga hindi rin nga malaman ng mga tao actually in the video. Kasi doktor tong kanilang drinag out. Sinabi na niyang, hindi ako pwede kasi meron akong mga pasyente. Pasyente gagamutin. Pero talagang hindi talaga siya tinantanan. At talagang he was dragged out. So dito ang mangyayari, magkakaroon po ng tinatawag na auction system. So dapat with the consent of the... Yun, nabanggit mo nga, di ba? Nililigawan dito ang mga pasahero kung gusto nila na ipalipat sa ibang flight, di ba? Correct. So, actually, mga hindi lang yung para mapalipat sa ibang flight nang hindi kailangan i-drag out of the plane. Unang-una kasi, yung airline, dapat sa umpisa pa lang, alam na dapat nila kung ilan ang overbooking. Tama. Ilan ang sobra, ilan ang nag-check-in. Kaya sa check-in, okay? Yeah, sa check-in pa lang, i-announce nila na whether they say it right out or not. Well, dapat sabihin nila, overbooked sila at naghahanap sila ng mga pasaherong willing bumaba. Pangatlo, para maengganyo ang mga pasahero, mag-o-offer sila ng compensation, maaaring in the form of cash, maaaring libreng ticket, at iba pa mga incentive, di ba? O pag bumaba kayo, bibigyan namin kayo ng round-trip ticket to the States. For two. Bibigyan namin kayo ng $1,000. At habang nag-iintay kayo, kunwari bukas pa yung flight, meron kayong hotel, meron kayong food.
So, lahat ng convenience at walang maximum. Kasi dito sa nangyari sa video, sabi, hanggang $1,300 lang daw ang maximum. Dito bawal. Sa Pilipinas, walang maximum. Uh-huh. Ang gagawin ng airline, pataas ng pataas ang offer habang walang kumakagat. Kasi hindi rin pwede na, kumbaga, lumipad ang eroplano nang hindi nila nasisettle, eh, diba, dito? That's right. They cannot leave and a delayed flight is not, parang they cannot delay the flight mm-hmm. because nag-overbook sila. So, dapat at their mabilis. Own risk, yes. Ang overbooking. So, siguro everyone has their price. Lalo na kung hindi naman nagmamadali yung mm-hmm. pasahero. Yeah, that's diba? Right. That's true. So, pataas ng pataas ang offer hanggang merong kumagat. Diba? So, ito ang requirement sa batas. Kaya't hindi nga, kaya nga yung sinasabi natin kanina, hindi mangyayari ang dinanas ng pasahero sa video. Everybody happy dapat ang nangyari. Mm-mm. So, kung nangyari ito sa Pilipinas, ay maaaring milyon ang maging danyos na mangyari. Lalo na't meron pang allegation na mukha nga nagkaroon ng discrimination. Kasi sabi niya, was it because I'm Asian? That's true. Diba? Ang dami kasing puti na nandun sa flight, pero siya yung talagang pinilit. Okay, yung kasi iba talaga yung rules nila no doon. Mm. In fact, sinasabi nila mag-a-adapt sila sa ating rules dito sa Pilipinas, uh-huh. 'di ba? Pero hindi pa nangyayari. Nag-sorry yung airlines, pero hindi dahil doon sa pagkakadrag, 'di ba? So, ano it's yung like laban nila diyan? It's a left-handed apology, 'di ba? Oo. Ano yung dapat na ano ba yung mga damages na pwede well, nila? Well, kung dito kasi sa mm-hmm. Pilipinas, 'di ba? Meron tayong general rule, yung Article 21 po ng Kodigo Sibil natin, any person who willfully causes loss or injury in a manner that is contrary to morals, good customs, and public policy, shall compensate the latter for damage. Ibig sabihin, basta anything that is detrimental to you, you'll probably be awarded damages. So actually, sa isang kaso, may isang Pinoy na umalis sa kanyang upuan. Actually, ito hindi nga siya tinanggal sa eroplano. Mm-hmm. Linipat siya ang confirmed seat niya, first class. Uh-oh. Pinalipat siya sa economy para sa isang white man, di ba? Oh. Kasi Pinoy siya, pinalipat siya, nanalo siya sa korte for moral damages and mm-hmm. other damages. So sa kaso nga yan, ni hindi pa nga pinababa, hindi sinaktan. Ito, di ba, duguan yung doktor eh. Oh, okay. Pero sa kaso na umabot sa Korte Suprema, eh sinabi ng korte, eh, yung isang pasahero na nagbayad ng ticket, at nasubject sa humiliation and other, mm-hmm. that kind of treatment, will be awarded damages. So, ayun. Talagang meron po tayong karapatan pagdating sa pagiging pasahero. Oh, yung passenger of Bill of Rights, correct. I-review na, mga kapuso. I-review. Thank you very much, Attorney. Maraming salamat, Tem.